halos po. Kasi talagang nagtutulungan po kami na Direk Abel sa kanya Direk Malu. Siyempre, as an actor, pag nandun ka na sa eksena talaga, alam niyo yung mas feel mo eh, kapag ginagawa mo na ikaw mismo yung gumagawa po. Lahat po eh, actually, halo-halo. Siyempre, malapit na nga po. And then, the same time, every time na nakakaharap ko kayo, talagang kinakabahan ako. Siyempre, bilang artista, pagkaharap na kami, feeling namin, kunyari, umaacting kami, relax. Pero di mean, nag-iisip kami. Siyempre, kinakabahan ako, every time na baka meron akong may mali kang masagot, may mga tao kang, alam mo yun, may isang madaldal ako. Eh, Tito Susan naman po, honestly, hindi lang po talaga sa akin. Buong set, talaga po siya yung nanay namin. Talaga sobrang niya kami naalagaan. At parang laging piyesta. Kasi talagang maya-maya, from breakfast, lunch, merienda, dinner, talagang inaalaga kanya. And then, kami nila Kuya Dennis, pag may time po talaga kami, may problema kami, or whatever kung ano mo po naisip namin, pupuntahan po namin siya sa tent niya. Makikipag one-on-one kami, kakwentuhan. And then, yung sabi ko nga po, kung meron man si Tita Susan na hindi matatawaran, yung wisdom niya bilang isang tao. Grabe, pag nagsalita siya, parang kahit napakabigat ng problema mo, maliliwanagan ka. Hindi ko mapaliwanag, pero sabi ko nga, iba siya eh. Iba pag nandun siya sa totoo ko, ano yung totoo ko, at ano yung tama. Bilang fellow actor, ang masasabi ko, napaka-humble ni Coco sa stature niya bilang teleserye king at popular na aktor sa pelikula. He's made a name for himself in films and also indie movies. He has honed his talent as an actor. Nakakatuwa kasi pag ganun yung artista na katrabaho mo na parang lahat kayo 100% yung binibigay nyo. And then siya pagdating set walang napaka-professional. Hindi dahil gubuhatan kami ng bangko pero kahit saan mo siguro siya katrabaho, ganun siya bilang isang tao. And then siyempre yung chemistry. Kami ni Madge kasi every time kahit na nasa show kami or nasa screen kami, iba yung ano namin. Kumbaga, siguro dahil ilang soap opera na rin po yung nagawa namin. Parang ano nangyayari? Kunwari, may mga plano kami. May mga suggestions kami na gagawin. Tapos biglang nagugulat kami na yung mga plano na gagawin namin, mas napapaganda pa namin. Siguro yun yung na-miss ko kay Coco, na talagang bawat eksena ang gagawin, hindi lang simple. Si Maha, hindi ko pa po nakaka-eksena, pero soon, meron na kami mga eksena ng nakalatag. So, I'm excited, syempre, because I've been watching Maha for a long time, and syempre, I respect her as an actress, and I'm excited na kung anong mangyayari sa eksena namin. Si Coco from day one, katulad ng sinasabi ng lahat, sobrang maalaga, sobrang tutulungan ka niya kung anong kailangan mo dun sa eksena. Kabado po ako eh, kahit hanggang ngayon, sinabi ko na kay Coco yun na yun yung isa sa mga hindi ko may iiwasan eh. Kabahan, kahit sino naman po kang eksena ko dito ngayon, nandito sa harapan, ikakabahan ka naman po talaga. You have to be, you know, prepared as always. And actually, yung kaba ko nawawala kapag tinutulungan ako ni Coco or ni Tito Albert. I consider them to be my mentors for now. So, ang dami ko po natutunan and it's helping me a lot. Hindi ko naman iniisip na maging pinakamagaling. Ang sa akin lang po is, actually, bago po pumasok, no? Sa Provinciano. Actually, ang goal ko lang naman is makasabay naman. Hindi naman yung tipong kailangan magaling ako dito or have to stand up. And hindi ko po sinasabi na gusto ko po maging pinakamagaling, pero gusto ko lang pong mahalin ng mga tao ang karakter ko. Yun lang. Hindi naman pong pinapangarap na maging pinakamagaling. So, yun po. Una-una po, syempre pinag-pray ko na sana maging magustuhan po ng ating mga manonood itong ang Provinciano. And then, siguro after that, dun po ako magkakaroon ng lakas ng loob para po gumawa pa ng mga iba't ibang pelikula ni FPJ. Kung mabibigyan pa po ako ng maraming pagkakataon, napakaswerte ko na po sobra-sobra. Syempre, maganda kasi sinimulan namin ni Maa sa iba't ibang proyektong ginawa namin eh. Pero sa kabila po nun, may kanya-kanya kaming plano sa aming pagkatao, sa aming career. Kumbaga, kung sa ginagawa po namin ngayon ito, parte po ito ng trabaho namin. Dahil magkatrabaho po kami ngayon, yung mga tagahanga po namin, yung iba natin mga manonood, pinasasaya lang po namin. Yun lang po yun. Tsaka maswerte po kami ni Coco dahil katulad nun, ang tagal naghintay ng Coco Jam. Maswerte kami na hindi bumitaw yung mga Coco Jam. Na apat na taon sila naghintay, nagtiis, nagre-request na kahit picture lang, makita magkasama kami. At ngayon, mas special lang ngayon kasi 4 years kaming naghintay para magbalik tambalan ni Coco.